Oo, kasi isang importanteng sangay ng gobyerno ang Red Cross, di ba? Ito, isang sa injury muna tayo, ano, sa injury Oo. muna tayo, May, ano, kasi dahil narito, ready na via Zoom, ang Emergency Management Officer and Volunteer Responder for Wilderness Search and Rescue Philippines, si Sir Gerald Natividad. Hello, Sir Gerald. Magandang hapon sa iyo. Ay, magandang hapon po. Hi, Ayun ako, Gerald. tamang-tama yung ano pagpunta mo dito sa aming programa dahil kakakausap lang natin kay Edison. Nasa labas sila ng bahay, nasa open field sa may bukid, may mga bata, may matanda, 74 years old. Ano bang magandang maipayo sa kanila, Gerald? Well, kung ganyang nasa labas pa sila ng bahay, okay lang din naman yon dahil kung patuloy pa silang nakakaramdam ng mga aftershocks at kung ang kanilang residence o bahay ay medyo, sabihin na natin, medyo delikado pa, no? So, mas mainam na doon sila sa open area. If in case magkaroon man ng aftershocks, eh, walang mga secondary hazards na maaring mangyari sa kanila, no? Makaapekto sa kanila. Oo, ay kaso with Gerald, ano, kanina pa silang umaga na sa labas at wala nga tumitingin o nangungumbos na sa kanila, balak na nila magtayo na lang ng tent. Okay lang ba 'yon na doon sila magdamag at wala naman na silang choice, May, ano? So, ang magandang maitanong dito kay Gerard, ano yung mga dapat nilang tawag dito, precaution, mga precautionary measures? Dahil nasa labas sila, may mga bata, may mata, doon sila matutulog ngayong gabi. So, ano yung mga precautionary measures na dapat nilang gagawin? Kahit nasa labas sila. Dahil nasa labas sila. Opo, unang-una dahil exposed sila sa element, syempre kailangan pangunahin yung shelter. Lalong-lalo na may mga kasama silang bata, may mga elderly, may mga senior citizens. So, pangunahin shelter kasi medyo pahapon na, padilim na, exposed sa elements. Syempre, mga basic needs nga natin, no? Food, shelter, and clothing. So, kahit ano muna na makapagprotekta sa kanila against the elements, sanitation, syempre, napakahalaga rin, lalong-lalo na sa mga bata. And lalo na po ngayon, medyo uso ang ano, uso ang dengue, di ba? So, dahil matutulog sila sa labas, kung kaya nilang ma-retrieve yung kanilang mga kulambo, kung meron man, mas maganda. Okay. Kasi ano, parang pati pagkain doon na rin sila nagluluto. So, pero kulang sila sa tubig, yun ang pinananawagan nila. Ang tubig ay na wala na yatang supply. So, anong pwede nilang ano gawin kung sakaling kapusin na talaga sila sa pagkain at ano, tipid-tipid na lang ba? O kung walang ubos-ubos kasi parang pwedeng wala na silang mabilhan. Malayo. Siguro pwede nilang i-rasyon kung ano yung meron silang pansamantalang supply, ano? So, kung ilan sila sa pamilya versus kung ilan yung rasyon na meron sila para matansya nila kung gaano katagal ang itatagal nito. Kung meron naman silang source ng tubig, lalo na kung ganyan nasa probinsya, pwede naman nilang pakuluan yung tubig nila, no? Para ma-ensure na malinis yung kanilang tubig na iinumin. Okay. Gerard, nag-desisyon sila na sa labas humimpil, gawa ng natatakot silang magstay sa loob dahil nga baka gumuho daw yung bahay. Tawag dito, yun ba ang tamang desisyon? Well, at kailan sila pwedeng bumalik ng bahay nila? Kung based sa assessment nila ngayon, kasi kakatapos lang mangyari nung lindol, ano, a few hours ago. So based do sa assessment nila sa kanilang bahay ay talagang delikado pa or maaring pag matulog sila doon ngayong gabi. Ang problema kasi natin dito, pag matulog ka sa gabi doon sa lugar na may mga existing na hazards, pikit ang iyong mga mata, no? So you are really exposed at saka yung guard mo mababa.
Your guard is down. So hindi mo, there's no way for you to know at walang, hindi mo malaman kung biglang nagkaroon ng aftershocks, mamaya may mga bumagsak sa'yo. Ang iba, ang ginagawa, ang nire-recommenda, if in case, kung sakali man talagang kailangan nilang bumalik sa kanilang mga bahay, ay kailangan may mga mitigating measures and reinforcement silang gawin. Halimbawa, yung kanilang mga cabinet, no, yung mga cabinet and mga fixtures sa loob ng bahay, pwede na lang lagyan ng parang brace o itali, ipangit ng pako sa may pader, itali yung mga cabinets. Pangalawa, yung mga objects na nasa mga taas, nasa ibabaw ng mga cabinets nila o kung mga nakasabit sa may kisame, pwede na nilang tanggalin yon para maiwasan na mahulog kung sakaling magkaroon ng aftershocks. Ayun. Two more things about that, ano, Gerard. Kung halimbawa, papasok na sila, wala nang choice. Pumasok na ng bahay, ano. Maybe, saan magandang pumuesto? Just in case may pagyanig na hindi sila masyadong maapektuhan. Medyo subjective kasi kung sabihin natin medyo hindi sila maapektuhan eh, no? Pero kung merong silang poste na buhos, no? Yung mga poste nila na may buhos, doon ang medyo pinakamatitibay as compared doon sa lugar na may mga salamin, mga bintana na may mga salamin na pag nagkaroon ng pagyanig, maaring mabasag, madurog at maaring bagsakan sila. So pupunta sa wall na may buhos. Kung halimbawa may second floor, mas maganda ba na sa second floor magstay habang may scare pa ng lindol o doon pa rin sa wall na may buhos? Kung sa depende kasi yan, depende sa pagkakagawa ng bahay. Okay. Depende sa materials na ginamit ng doon sa bahay. Based doon sa experience, mas sumasabay, quote and quote, sumasabay kasi ang mga bahay na yari sa kahoy. No, okay. Mas sumasabay sila sa pag-sway. Pag-sway, oo. No? As compared doon sa mga sementado na hindi, sabihin na natin, talagang up to standard ng building code. Ampaw kung tawagin. Yes. Oh, yun. Yun nga, nung ma-share ko lang yung experience kasi rumesponde rin kami doon sa 2013 earthquake sa Bohol, no? And napakarami namin aftershocks din at saka nag-conduct kami ng operations doon. Yung mga bahay na kumbaga left standing talaga is yung mga bahay na may mga yari sa kahoy kasi kahit pag nag-aftershock, sumasabay lang din talaga sila. What are you saying? Tawag dito, mas safe kung yung kahoy kaysa sa konkreto na hindi mo alam kung masinsin ang pagkakabuhos? Depende pa rin yan. Yan lang yung based doon sa observations on the ground na medyo sumabay yung mga nasa kahoy. Pero hindi absolute yun, ha? Hindi yes, kasi nasabing yes. Absolute siya. Nasisira pa rin naman. Okay, Gerald, nabanggit kasi kanina ni... Sorry, meron ka pang sabihin. Sige po, ang siguro ang pinakamahalaga lang dito, pagka nais na nilang bumalik sa kanilang mga bahay, ay pag-usapan nila ng family nila, no, na saan ang evacuation corridor nila at saan sila magkikita-kita once na nasa labas na sila. Kailangan mapag-usapan yon. Saan ang nearest safe exit para sa kanila. So, para alam yon lahat ng family members. Yun ang protocol. Yes. Para pag nangyari pagyanig, iisa na ang puntahan nila. Automatic. Especially the kids, ano? Dapat siguro itong mga panahon na ito, katabi mo yung mga maliliit na bata para ano agad-agad mo silang hawak. Yes, kailangan kasi ng guidance yan, lalo na yung mga bata. Yes. Physical sila kailangan, they need someone na yung touch. Yes. For security. Maring yung trauma kasi dun sa mga bata is hindi nila namamanifest sa ibang bagay pero yung strength and yung composure pag nahawakan nila may ka-holding hands nila na, sila na adult. So malaking bagay yun. Tama po yung sinabi nyo kanina. Opo. Oo. Nabanggit kasi kanina ni Edison
na meron silang sasakyan, safe ba na matulog sa sasakyan ang iba kung gugustuhin nila? Kasi pwedeng may aircon, kung may mga iba dyan, baka may van. Okay lang ba yun? Yeah, I think siguro kung tutulugan pansamantala, okay lang naman. Pero i-ensure na yung paparadahan ng sasakyan, medyo malayo din sa ibang mga hazards. Baka mamaya na iparada malapit sa may poste na maaaring bumagsak, o kung may structure na may mga salamin, maaaring matumalsik sa kanila. So siguro, kung talagang no choice at kailangan nilang matulog dun sa kanilang mga vehicles, siguro i-ensure lang nila na ang paparadahan nila at lugar ng sasakyan ay mga free from hazards, no, sa labas ng sasakyan. Oo. Definitely pag sa ilalim ng puno hindi pwede matulog o seek ng shelter. Oo, sana wag sana baka mamaya may mga tuyo na mga branches sa taas at yun ay mahulog, no? Usually kasi naman ang puno sasabay lang din naman 'yan. No? Dahil kung well-rooted ang puno, ang problema mo pag may mga tuyo na branches sa taas, baka maaaring yun ang bumagsak dahil doon sa paggalaw ng puno. Okay, very good. Thank you sa mga payo, Gerard. Meron ka ba bang iba pang mga paalala para sa atin ngayong nakakaranas tayo ng ganitong problema? Yeah, sige. Siguro, ang mga ilan lang sa mga payo, no? Kailangan siguruhin natin yung ating mga go bags, lagi naman nating ina-advocate yan. No, yung mga survival kits, yung kung merong tayong home stockpiling, i-revisit lagi natin kung up-to-date ba, expired na ba yung mga supplies natin. No? Para naman doon sa mga lugar na meron pang pagyanig or may nararanasan pang yung mga aftershocks, so, lagi nating tandaan yung duck cover and all. Though mahirap siya pag actual na, pero siguruhin lang natin na bukas yung ating mga mata para malaman natin ano yung mga hazards, kung may mga falling hazards ba dyan, no? At kita natin kung saan tayo e-exit. So, wag nating patayin yung ating sense of sight. No? So, yun lang yung isa sa mga... Presence of mind. Composure. Mahirap, pero pagka nandun ka na, Gerard, tama yung sinabi mo. Pero kailangan talaga yung pagiging snappy mo, presence of mind, malinaw dapat. At yung sinabi mo kanina, gusto ko yun. Alam ng bawat miyembro ng pamilya kung saan pupunta. Just exit point. Just in case. Very good. Thank you so much, Gerard. Thank you, Gerald. Yan po si Gerald Natividad, ang Emergency Management Officer and Volunteer Responder for Wilderness Research, Search and Rescue Philippines ng Enfield Peace. Thank you so much.